Paano yung ano kilos mo? Pag kalinis pa lang gusto mo. Galit ka yan, galit ka yan. Basta, sabi ko sa'yo, hindi ako makahinga. Ay, bakit bunga nga pa? Wala, nanalo ko na. Hindi talaga ako. Bunga nga ang kapal. For today's video, it's November 7, 2021 and it's Sunday. So wala tayong laag, wala tayong adventure, guys. So this is a normal video na I'm going to share to you guys my life as an OFW dito sa Hong Kong, kung paano ko in-spend yung holiday ko na wala'y laag, wala'y adventure. So samahan nyo ako, guys, and makitawa, makisaya together with my church mate, kasi pag Sunday talaga I always prioritize to visit the church before ko maglaag, guys. So karon wala tayong laag, so we will just spend our day together with my church mate. Samahan nyo ako, tara, at magliligo muna ako, guys, kay you know, late na kayo ko, and see you later. Hey guys, nasa labas na ako ngayon. So, it would took me like 20 minutes of walking papunta sa park. Nandito ako sa cake shop. Can I have this? The one? Yeah. Nipili muna ako ng cake kasi it's Lisa's birthday celebration today. So, bibili natin siya ng cake. So, nasa park na ako, guys. This is where we usually spend our holiday. If Sunday, dito kami nag-gather together with my church mate. So, aakyatin ko muna ito. Ayan. Paakyat. Yes. So, guys, nandito na ako. Tanggal ko lang yung mask ko. Say hi. At the way, say hi to my vlog. Hi! Hi to your hair vlog! Hi to my vlog. This is your name. Hi, I'm Julian. Whoa, so cute. Nag-practice pa sila, guys. Late na ako kasi may dinaanan pa ako. So, kakain muna ako, guys, nang magkakape muna ako. Kasi siyempre hindi alam ng amo dahil nasa Pilipinas ako. Umuwi na naman ako ng 2019 ng July. Nagpa-ultrasound uli ako. Eh, talagang nandun pa rin. Pero naging 8.1 siya. Kasakainom po ng mga food supplement. Kaya napakasalamat pa rin ako. Tapos sabi kong ganon, kung ma-operan ako ngayon,
hindi ako ang dalahin, may utak ako dito sa Pilipinas, sa Hong Kong. E, ayaw ko naman magkaroon ng ano kami niya mo. Kaya bumalik ko na ako ng Hong Kong at nandun pa rin yung pananalig ko sa kanya noong hindi pa rin ako naniniwa na natitinag o nag-backslide na. Tapos nung October 15, sabi ng amo ko, na ipa-body-check niya ako dahil nag-iiyak ako noon bago that time dahil na naramdaman ko yung pagkikinit ng katawan ko. Hindi ko mawari kung ano, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Meron akong nilalamig. Pag nagpunot ako, naiinitan naman. Hindi ko ma-explain kung ano yung ano ko. Eh, nag-iiyak ako dahil nasa isip ko, eh, iba na yung sakit ko. May malala na akong sakit. Pero sabi ko, Lord, wala akong sakit na ganyan. Sabi ko, ganun. Kasi talagang pinalalakas ko yung ano ko, eh, palaan ng palataya ko, eh. Tapos nung ano na sabi niya, hindi ko maintindihan niya riyan, sabi niya, ano ba talaga gusto mo? Ultrasound lang ba o ano? Gusto ko ultrasound lang kasi alam ko na talaga na meron ako siya sa ovary, eh. Sabi nga nun, sabi niya, hindi. Sabi nga nun sa akin, ipa-body check na lang kita, ako na magbabayad. Sabi niya, eh, salamat ako kasi sabi ko, ma'am, kahit makishare ako yung pambayad mukha ko na, ano, kasi sinabi ko din na ipa-upgrade yung insurance ko. Kasi sabi niya gano'n, hindi, sabi niya magkano na ang sweldo mo, kaya ako na ang bayad, hindi lang pagkasalamat ako sa kanya. Kaya noong October 15 na body check ako, mga sister, eh, ang sabi nila sa akin noong sa truth one, 6 weeks to 8 weeks malalaman ang result. Ginamit ko yung ano ni may amo ko kasi nagparoon ako kung pwede kong gamitin yung email account niya, doon ipapasa yung resulta. Eh, pumayag naman siya, kaya sabi ko nung ano na, nung Miyerkules, tumawag yung ano, body check up ko na sabi niya ano, eh, ito ba si Mary Ann? Oh, yes ma'am, sabi ko, ito na yung ano mo, yung result mo ng body check. Tapos, di ano, sabi ko gano'n sa amo ko nung Miyerkules, ay, Miyerkules hindi ko na sinabi dahil may flex siya, Miyerkules Webes, manggabi siya. Di ayaw ko naman na ma-install ko siya o mag-aalala siya sa akin. Inantay ko siya ng ano, ng Friday na yung off niya. Dumating siya ng alas 7 ng umaga, sabi mo, di yun wala, pinatulog ko muna, magtulog ko muna. Parang wala lang sa akin, kasi ayaw ko siyang mag-problema ng dahil sa akin. Di, inilagulis siya pinalo na, media, sabi nga, bakit ganyan ang boses mo ang sabi ko sa akin kasi nakaupo ako sa salas, sa sopa, makalago ko maglalaro sa payment. Sabi ko, ma'am, sabi ko, oh, don't ask him money again. Sabi nga, ganun kasi talaga ayaw niya, involved ng money, talaga ayaw niya. Hindi, sabi nga, ganun, nakareceive ka na ba ng resulta ko sa budget? Sabi nga, ay, oo, kasi walang dito pabigustan, bakit? Sabi nga, eh, tunawagan nila ako na may na-detect daw sila na 6 or more sa aking ovary. Sabi ko gano'n, eh, kailangan ko daw ma-opera at saka ma-MRI. Sabi ko gano'n. O tapos ano ko sinabi? Eh, nung na-rinig ko yung sinabi, MRI ka ako, nag-panic na ako. Sabi ko gano'n. Eh, ang sabi ko sa kanila na pwede bang tatawagin ko na lang yung amo ko pagdating at sa kanya na lang kayo mag-explain kung ano yung ano. Sabi ko, oh, sige, sige. Kaya pwede ba ako na tumawag pa kami sa ano, sa pag-check ko. Sabi ko, oh, sige, sabi niya ganun. Ako tatawag ako mamaya, kakayat lang ako ng lunch. Ako naman nagdala yung bata sa badminton niya. Tapos mga 3:20, nag-message sa akin. Sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip kung ano-ano. Sabi niya, nung nakausap ko na yung doktor. Dito ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil lagi kong tinelehel sa sarili ko na matulong ang ating sister. Pagkos hindi man natulong mga kapatid pero napakabuti. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala kasi nakausap ko yung mismo yung doktor. Ang sis, sabi niya, ang ovarian sis, tatlong klase yan, sabi niya. Yung isa is less, sabi niya. Pangalawa is yung milky. Siguro yun yung nanala siguro pastura. Yun yung mga kos na mayroon bad. Oo, cancerous na, sabi gano'n. Pero yung sayo is clear water. Kaya dito ako nagpapasalamat sa mga sister. Dito ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi daw cancerous. At saka hindi, kumbaga hindi, hindi parang hindi nakakatakot. Kasi once na nag-rupture man daw o nag-twist, hindi ko ikakamatay. Yun ang sabi niya, sabi daw ng doktor. Kaya dito ako nagpapasalamat na kahit hindi man natunaw, at least meron din kapalit na mas maganda pa na clear water ang nasa doon. Kaya sabi ng amo kong babae, gano'n, kailan ba, sabi nga ng appointment mo sa gobyerno na ultrasound sa tagang pamam, next year pa yan, sabi niya,
ganito na lang ang gawin natin siya bigyan mo. Pag nakuha ko yung original result mo na kopya mo sa Chunman, sabi niya, okay, next week, tatawag ako ng 999 para ma-emergency ka. Sabi nga nun, para mapamadali yung x-ray mo, mag-arte-artehan ka na lang naman sa ating gabi. Oo, sabi niya. Hindi, pwede ka rin naman talaga ating pumunta na mismo doon sa emergency. Sabihin ko, masakit, masakit. I-check na nila lahat. Yun ang sabi niya, sister, sa akin. Pasunta ka sa emergency talaga. Di, ano, tatawag na lang ako ng 999. Sabi niya, baka may emergency ka, mapamadali yung x-ray sa'yo, yung ultrasound mo, sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, malalaman ko anong sasabihin ng doktor. Kasi sabi ko ganun, gumawa na ako ng note dahil nag-iiyak ako, hindi ko ma-explain yung sarili ko na kung pwede, kung ano ang sasabihin ng doktor mo, kailangan ko ma-opera, pwede ba dito na lang ako kasi wala akong kayahan sa Pilipinas na mag-opera doon, sabi ko ganun sa akin. Kaya huwag kang mag-isip kung ano-ano sabi niya ganun sa akin. Kaya sabi niya, pwede ka, kaya pag anong sasabihin, mag-undergo ka lang. Buti hindi mo nakakalimutan magpanti.